Okay, this is my last answer na. So, bakit ko naman daw sinisisi ang presidente kung hindi naman siya ang nag-pull ng trigger? Kagaya nung logic ko na ba't sinisisi yung bata, eh yung tatay naman yung bumarel. So, bakit nga ba kasalanan ng presidente? Or ba't siya liable? Guys, it's like you're comparing apples to oranges. The kid is, sabi nyo, 13 years old. Anong power ang meron yung batang yon? On the other hand, Duterte is the president of this fucking country. He has encouraged all of the extrajudicial killings because of his war on drugs. He has stood by all of his statements encouraging force and brutality by the police and the military. How can you compare that to that child? Both of them are wrong, yes, but not in the same gravities. Ganito na lang yan. Don't cut the government some slack. It is their job to protect its people. Na tayo, sagutin na natin. So, bakit nga ba sinisisi ang presidente? Ang sabi nyo, ba't sinisisi ang presidente? Eh, hindi naman siya ang bumaril. Let me explain it in the simplest way I can think of. All the extrajudicial killings are happening because it is enabled by him. He is the leader of this country, and yet he is urging the police force to use brutality against the people who they may think naaatake o criminal. Kumbaga, nagbibigay siya ng blessing dito sa mga bodies na to use force, even extrajudicially. In short, kahit hindi legal. Nakita niyo yung video? Walang takot yung pumatay. Eh, ba't siya matatakot? Yung presidente yung backer niya. Pero ngayon, na nahuli ng public, hugas kamay sila. Hindi daw nila kinokondena.